Kamusta mga Herbs? Since papalapit na ang June at magse-celebrate na naman tayo ng Araw ng Kalayaan, ay mag-throwback muna tayo sa mga ganap noong mga nakaraang panahon. Ngayon, pag-uusapan natin ang limang traidor sa kasaysayan ng Pilipinas. Number 5, Hanwario Galo. During the Battle of the Tirad Pass, or our version of the Battle of Thermopylae, Hanwario Galot served as a guide for the 33rd Infantry Regiment of the United States Volunteers under Major Peyton March. Maganda ang position ng 60 Filipinos sa Tirad Pass, dahil nakikita nila lahat at meron na rin sila mga ginawang trinsera. Galot guided the Americans to a secret pass that allowed them to encircle the Filipinos. Dahil dito, natalo mga Filipino at nampatid sa may leeg si Gloria del Pilar. Hindi malinaw kung bakit tinaydor ni Galot ang mga Filipino. Pero may mga accounts na nagsabi na sila Galot together with other Igorots ay nakakaranas ng discrimination mula sa mga lowlanders. Number 4, si Teodoro Patiño. Teodoro Patiño is a member of KKK. Nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan si Teodoro Patiño at ang isa o ang ibang membro ng katipunan. Dahil dito, kinausap ni Teodoro ang kanyang kapatid na si Honoria, who is a nun. Honoria told the head nun about the katipunan and advised Teodoro to confess this to Father Mariano Hill. This led to the discovery of the katipunan at dahil dito, maraming mga miyembro ng katipunan ang naaresto. Number 3, the Makapili. Makapili means makabayang katipunan ng mga Pilipino. They first came to existence during the Japanese colonization. Most of the members of the Makapili are poor people or farmers that was promised with land reforms after the war. The setup is, kapag merong isang community that is suspected with guerrilla activities or sympathizers, ipapatawag ng mga Japanese ang mga tao at ang mga member ng Makapili ay magsusuot ng bayong sa ulo na may butas sa mata. Ituturo ng Makapili ang mga taong members or sympathizers ng mga rebels. Pero dahil dito, maraming mga inosenteng Filipino ang namatay. Malay ba natin kung bad trip lang ang mga Makapili dun sa mga taong pinili nila? Number 2 is Felipe Buencamino. Ayon sa saligang batas, nasa kamay lamang ng mga Filipino ang soberenya. Traidor ka sa pagmumungkahi ng aneksasyon. Hindi ko naman iminumungkahi. Ibinabalita ko lang. Paano napapagkatiwalaan ng taong katulad nito? Dati niyang kasabwat ang Espanya. Kung may ganito na tayo sa pangkat natin, di na natin kailangan ng kaaway! Felipe Buencamino first sided with the Spanish government. When the revolution broke out, he sided with the Filipinos and became a member of Aguinaldo's cabinet. Pagdating ng mga Amerikano, nagmungkahi siya ng negotiation and to make the Philippines under America. May pagkakataon nga na during a cabinet meeting, sinampal siya ni General Luna sa harap ng kabinete at tinawag siyang duwag. And number 1, the Philippines' number 1 balimbing, Pedro Paterno. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga familia? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nganib ang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ang mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika! He is an intellectual and he mediated between Aguinaldo and Governor General Primo de Rivera. When Aguinaldo went on a self-exile, Paterno requested a dukedom, a seat in the Spanish Senate, and a payment of 1 million Mexican dollars for his work. Pero lahat naman, ni-reject ng Spanish government. Pagbalik ni Aguinaldo, lumipat ulit siya ng bakod at naging head ng gabinete ni Aguinaldo. Pagdating ng giyera labas sa mga Amerikano, nag-propose siya na tanggapin ang American sovereignty. At kinalaunan, lumipat ng lubusan sa side ng mga Amerikano. So those are the 5 traitors in the Philippine history, so wag natin silang gayahin. Let's not imitate what they did, and if we have any problems with another person, it's either we avoid them or we confront them. Wag natin silang traidorin. And of course, at the end of the day, loyalty natin sa sarili natin at loyalty natin sa bansa at sa ibang tao ang sukatan ng pagiging Pilipino. So if you have any suggestions, please let me know. Thanks for watching.